Hi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung anong oras naman po ito napapanood. So, I'm Jeshkari Nakert P. Dionisio, one of the 144 leaders of Yeshua Harvester Church. I'm here po to share one Bible verse lang po. So, please listen. Sabi po dito sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future." Amen. So, di ba lahat naman tayo may pangarap? Ikaw, anong pangarap mo? Pangarap mo ba maging police? Maging teacher? Maging sundalo? Chef? Flight attendant? Doctor? Or kung ano pa man? Alam niyo po ba na kapag tinanggap niyo si Lord as your Lord and personal Savior, lahat ng pangarap mo na yun matutupad. Pag tinanggap mo siya tapos nagtiwala ka sa mga plano niya, magiging successful ko someday. Amen. So, in ngayong pandemic, madami nang sumusuko. Diba? Madami na yung nagkaka-anxiety, madami nang nawawalan ng pag-asa. Pero sabi dito sa verse na to, plans to give you hope. Amen. So, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kasi, bibigyan tayo ng pag-asa niya ni Lord. Kasi, I know na plano niya to. May gagawin siya sa bawat buhay na, sa atin, sa bawat buhay natin. Dami yung gagawin si Lord. And I just want to remind you na no matter what happened, ngayon, kung ano man yung nangyayari ngayon, it happens for a reason. At hinahayaan ng Lord na mangyari to kasi meron siyang ginagawa for our future. Kasi nga, di ba, plano niya magkaroon tayo ng bright future. So, magtiwala lang tayo sa Kanya. Put your trust in God, and yun. Alam niyo ba na madami ngayon yung may COVID? Alam niyo, malamang. Sinasabi yun sa balita eh. Pero, alam nyo, may mga nakilala ko na nag-positive sila sa COVID. Pero, ang ginawa nila, humingi sila ng ano sa Lord. Nag-repent ng sin nila, nag-trust kay God. Alam mo, binigyan sila ng panibagong buhay, pangalawang buhay. And, napakasaya no na medyo hindi masaya yung naranasan mo yung magkaroon ng COVID, pero yung binigyan ka ng bagong buhay ni Lord, napakasaya nun. So, ayun, nagtiwala lang tayo sa Kanya. Alam ko naman na hindi tayo niya papabayaan. And, kung nag-worry ka, or may sakit ka ngayon, gano'n, or may depression, put your trust in God lang. Kasi, siya lang naman ang makakapagpawala ng mga anxiety mo. Sabi nga dun sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi dun, put all your anxiety on Him because He cares for you. God cares for you. Kaya kung ano man yung nakakamdaman mo or may anxiety ka ngayon, ibigay mo lang yun sa Lord at siya nang bahala doon. So yun, ngayong pandemic, medyo mahirap, may daming negative side sa atin. Pero, patuloy lang tayo sa paglilingkod kay Lord. Or kung
kung ikaw man na nanonood, di ka pa nakakapag-repent ng sin mo kay Lord. Repent your sin sa Panginoon. Dahil alam ko na may plano sa iyo ang Panginoon. May gagawin siya sa buhay mo. Matutulungan kanyang mag-grow. Siya yung magiging magsisilbing kalakasan mo. Napakasaya kaya na may Panginoon sa puso. Kasi kahit sobrang negative, madaming negative sa paligid mo, meron pa rin isang Panginoon na kaya na maaanuhan mo, masasandalan mo, makakausap mo, masasabihan mo ng problema mo. Ayun, parang maano mo siya. So, sabi nga po dun sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. God cares for us. Kung ano man po yung nararamdaman nyo, may anxiety man kayo, may depression, ibigay mo lang po yan sa Panginoon or sabihin mo lang sa Kanya dahil alam po na gagawa si Lord ng paraan para ma-heal ka. Tutulungan ka niyang ma-heal, mawala yung depression mo or anxiety mo. So, yun po. Repent lang po tayo ng sin natin kay Lord and tanggapin natin siya ng buong-buo. Kasi mas masarap na may isang Panginoon tayo sa buhay natin na meron tayong isang Diyos na tutulong sa atin harapin lahat ng pagsubok natin. So, yun po. Thank you sa pakikinig. I hope and pray na safe kayo. Have a blessed day, everyone. I love you all. Bye!